Welcome back sa aking channel. So, babati muna ang worship pick sa ating mga taga-subaybay. Binabati ko mula si RJ Visa. So, nagpapabati siya, nag-comment sa atin. Next is si Sir Mandy Imperial sa Panta. Pakibisit na lang po ang kanyang vlog. Ganun din ang Quickline Travel, Pagay Antipulo Branch. Lalong-lalo na si Sir Leway Technician. So, idol po natin yan. Magaling yan sa mga LED TV. Next, binabati ko rin po si Fix and Review. Palaging nagko-comment sa atin kahit sa Facebook, sa ating blog. Palagi siyang nariyan. Binabati ko rin si Sir Alex Bautista, Difficulty in Electronics. Next, si San Gico Electronics. Shoutout sa iyo, Sir. Next, kay Bob, Basic Bob. Binabati ko rin si Bung Electronics. So, nag-comment po siya sa atin, kaya nag-shoutout tayo sa kanya. Binabati ko rin si DHAB Tech Blog, TB Tech Blogger. So, ito po ang kanyang mga blog. Pakibisit na lang po. Next, si Sir Mel Electronics. So, nag-comment po siya sa atin. Shoutout po sa iyo, Sir. Next, huli nating babatiin ay si Sir Jun P. Technician. So, ayan, nag-comment po sila sa atin. Kaya, binabati po natin sila. Pakibisit na lang po ang kanilang mga vlog. So, ang pagbati po ay wala sa aking channel, Workshop Picks. Salamat. Atin nyo tayo sa ating gagawin. Hello. Welcome back. So, ayan, sa mga taga-subaybay nating gustong matuto, mag-prepare ng rice cooker. So, ito, may repair tayo. Pakita ko sa inyo kung paano natin siya i-repair. Ayan. Lock natin yung power. Now, check natin. Saksak natin. Para makita natin kung anong problema. Ayan. Wala siyang power. Pag ganito, walang power. Subukan natin testirin yung ating... Kasi minsan naka-warm dapat siya, naka-warm. Pero wala siyang warm. Ayan. So, testingin natin yung kanyang ano. Ito. Testingin natin kung may papasok na output na voltage. Lagay natin sa AC. Ayan. Siyempre AC yan. Huwag niyo kalimutan yung settings natin sa tester. Then, check natin. So, ayan, meron siyang voltage. So, ibig sabihin, may pumapasok tayo. AC. Next na gagawin natin, buksan natin ang puwit ng iinit ba siya? Buksan natin. Tapos, tuunan natin yung ano, bago natin siya buksan. Maka naman wala lang ilaw. Ano natin? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Bunot. Mabilis lang yan na mainit eh. So, hindi siya nainit. Ayan. Buksan na natin yung puwit ng rice cooker. Check natin. Unang-unang check natin. Siyempre, yung fuse. Pag nabuksan natin. Ayan. Ayan. Kung ano yung dating fuse, yun lang din yung papalitan natin. Hindi natin siya pwedeng taasan. Kasi pag tinaasan natin, hindi na siya nakalibel dun sa kanyang filament. Kailangan kasi nakalibel lang siya. Kung ano yung dati, yun lang din. Kasi pag hindi natin tinaasan, masisira agad yung filament. Kapag tinaasan natin, yung value ng fuse, masisira yung filament natin. Kailangan nating i-level. So, ayan. Tanggalin ko lang ito. So, dito nakapasok. So, bago pala natin tanggalin, testerin muna pala yung tester. Ay, yung tester bang. Testerin natin yung fuse. Tanggalin natin. Beep sound. Ayan, natutunog siya. Ayan. So, mapapansin nyo, wala siyang buffer sound.
o beep sound. Ibig sabihin, open yung ating fuse. Kailangan natin siyang palitan. So, basag na rin yung kanyang ano. Basag na siya, oh. Kailangan ko siyang idikit mamaya. Bali ang value nito ang nakalagay dito ay 250 volts 10 ampere ay nakalagay. So mataas yan, 10 ampere na yan, hindi basta basta nasusunog o mapuputol. So palitan din natin, wala ako ng fuse. 10 ampere. So, may fuse tayo dito. Dito, 10 ampere din natin, ah. 10 ampere. 250 volts. Ito na lang palit natin. Maganda-ganda. Ayan. 10 ampere. 250 volts. Wala, hindi pumasok sa lock natin. So, lock lang siya. Kasi hindi pumasok lang sa ilalim na lock. Ayan. Lock na natin. Lagyan natin yung kanyang isolation. Para mabawasan ang init. Connected na ba? Ayan, gumagana na yung fuse. Ayan, lagyan na ng glue. Lalabas ko siya, lalagyan ng glue kasi may init sa loob. Nagiinit kasi siya sa loob, matutunan yung glue.
Pero may lock naman siya eh. Parang last thread na. Last thread na yung isa. Last thread na yata ang lock ng ating isang lock. Okay na. So, balik na natin. Ating testingin. So, easy job lang po siya. Susunod, pag kaya nyo nang i-repair ito. Mga basic job. So, kikita na kayo ng 150. Ayan, balik na natin. Catch nyo ng 150 o 100. Ready na. Makikita na kayo sa paggagawa lang ng rice cooker. Basic. Use lang, tapos connection. Hinasunog, palitan. Ayan. Okay, nabalik na natin. So, testingin natin. Plug natin yung power. Tingnan natin kung iilaw. Ayan. Ayan, umilaw na siya. Kita nyo ba? Ayan. Pag-lag natin, iilaw siya. Ayan. So, pag-testing yan, ibabaan nyo lang ito ng kaunti. Tapos ibabaan nyo ito. Tuunan nyo pinaka-center. Tapos, mga ilaman ito. 1, 2, 3. Mga 3 seconds, mainit na po yan. Patay na natin. Ayan. Okay na siya. Hot na. So, ayan. Ang repair natin na rice cooker. Para sa tagabaybay nating palagi nagre-request paano i-repair ang rice cooker. Palagi nagtatanong. So, ayan po. Ang ating ni-repair ay Micromatic model. Model number niya, MRC-3. Ayan, Micromatic Rice Cooker. So, ayan. Salamat sa iyong panonood, sir. Matututo ko na, simple lang. Palit ng fuse. So, pagbibili ka ng fuse, tingnan mo lang muna yung fuse na nasa ilalim ng rice cooker mo. Kailangan parehas lang po yung ampere. Parehas lang yung voltahe. Pero okay lang yung sa voltage, sa halos same lang naman sa voltage. Yung ampere po parehas lang. Kasi naka-base po yan sa filament. Laki ng filament kasi kagaya nyan. Tapos yung degree. Tingnan nyo po yung degree. Kung ano yung dati pong nakakabit, yun lang po yung ikabit nyo. Para yung filament natin, yung ganito. Yung sa loob ng filament. Na nagpapainit. Is hindi masira agad. Kasi nasisira din po yan. Eh. Yan sa filament. Parang sa kitil po natin yan, yung initan ng tubig. Yan, kaya kung ano yung nandun, na dating pesa, yun lang po yung ikabit natin para hindi siya, para tumagal yung buhay. Ito po ay protection, natural na nasisira po ito. Na protection to sa ating appliances, natural siya na nasisira. Okay lang kung palit yan ang palit. May reason yan kung bakit ito nasisira. Una-una, yung kumulo yung ating sinaing. Halimbawa, nagluto tayo ng sinaing. Siyempre, na tumulo. Ayan, tumulo. Tumulo dyan sa loob. Yung between ground and current natin. So, nag-ground siya. Nag-ground, nag-shorted ba. Ayun. Putok yung fuse natin. Napuputol. So, ang purpose po is ang purpose nyo is to protect yung ating appliances. O kaya, hindi magkusya ng fire. Yan, hindi magkusya ng apoy. O masunog yung mga ibang mga cable wire. Kasi iinit yan eh.
Pag uminit to, magbabaga yan. So, maglilikha siya ng apoy. So, ito po yung purpose niyan. Kaya, wag po natin siyang tatanggalin o wag po natin siyang lalagyan ng ganito kalaki na wire. Sabi para daw hindi masira. So, hindi po yung totoo. Huwag nyo pong subukan. Kasi ang dami nag-aano sa Facebook. Nagko-comment. Nalagyan daw ng wire na ganun-ganun kalaki para hindi daw masira. So, hindi po yung totoo. Kailangan po ninyong proteksyonan ang inyong tahanan para iwas sunog. Ayan. Ayan po. Kaya palitan nyo lang siya. Same value para okay. Good. So, ayan po. Okay na yung ating ni-repair. So, charge po natin siya ng 150 lang po sa ganito kalaki. Kasi bibili ka naman ito nasa 800 eh. So, okay na sa 150 na chart. Yung medyo malaki-laki ito, 50. Ayan. 350, masyado malaki. Ayan. So, hanggang sa muli, maraming salamat. Sana itong video na ito ay nakatulong sa iyo. Kahit papano, basic lang to, easy job. Ikita ka na ng salapi. At maganda ng hanap po. Ah. Salamat po. Bye-bye.